Hi, magandang gabi po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi. Welcome po sa ating regular reporting. Now, ito po ay halos everyday po nagre-report po tayo sa inyo upang mabigyan kayo ng guide o tamang impormasyon ng katatayuan ng ating lungsod patungkol sa pandemya ng ating kinakaharap dulot ng COVID-19 virus at iba pang mga nagaganap. Ito po ay bukod doon sa ginagawa nating every Friday na capital report, no? Since nagkaroon tayo ng COVID incident sa Manila, ay minabuti po ng inyong pamahalang lungsod na araw-araw mag-update ng sitwasyon ng ating minamahal na lungsod, no? So, kung sa tingin po ninyo na itong mga impormasyong aming pinagkakaloob at ipagkakaloob ay mabisa at mahalaga, please share this to your loved ones, friends, family, community so that they're also going to be properly informed. So let me start, no? Noong Sabado, Linggo at ngayong Lunes, no? Meron po tayong 29 cases noong Sabado na bagong confirmed virus carrier sa ating lungsod. At nalulungkot tayo ay may isa po tayong kababayan na sumakabilang buhay. Nakikiramay po tayo, no? Sa pamilya ng naulila. At sa kabilang banda naman, maraming salamat sa Diyos, ay 12 naman ang gumaling na dating may COVID-19. At meron naman tayong 64 na bagong suspected na PUIs, no? Ngayon naman, kahapon ay Linggo, no? Meron po tayong 22 na bagong case. At may isa tayong suspected na sumakabilang buhay. Nakikiramay po ang inyong pamahalang lungsod sa mga pamilya ng naulila. At maraming salamat sa Diyos, 14 naman ang gumaling na dati ring may kaso ng COVID-19. At today, meron po tayong 29 na bagong cases, no? At tatlo pong suspected dati na ay ngayon po ay sumakabilang buhay na rin, no? Nakikiramay po kami, mga kababayan. At meron din tayong 12 na bagong galing naman. At salamat sa Diyos. So, mapapansin ninyo, sa loob ng 3 araw, meron tayong 5 namatay. Meron naman tayong 38 na gumaling sa ating lungsod. At parami na ng parami po ang gumagaling sa coronavirus. Nagkaroon ng virus, no? At yung ating naman test swab no Sabado, 42 individuals ang ating na test swab. Noong Linggo, 91. At today, Lunes, 91. Meron na po tayong 12,497 na test swab. Now, ito po yung gold standard na mas minamabuti ng DOH na dapat gawin ng mga lokal na pamahalaan katulad ng inyong pamahalaang lungsod. Alinsabay dyan ay yung atin namang mass testing using rapid testing kit. From Saturday to Monday, meron tayong 4,221 na test. Yan po'y libre, no? Pati yung test swab libre na nakukuha ng ating mga kababayan. So, humigit ko mo lang, 105,140 na po ang as of pa June 15 yung ating na test swab na mamamaya na rapid test sa ating lungsod. At siyempre, dito naman sa ating City Hall, meron tayong ngayong Lunes 82 na mga empleyado ng ating lungsod. So meron na tayong 1,444 humigit kumulang na mga empleyadong na-test din natin, no? At update sa ating tinatayong sariling testing laboratory through test swabbing, no? Yung kaloob sa atin na nag-inspeksyon na po ang DOH RITM inspeksyon sa Santa Ana future PCR testing laboratory natin. Mga taga-lungsod ng Maynila, awa ng Diyos, magkakaroon rin tayo ng sarili na natin. Ayan po, natapos na po lahat.
At ayan, ganda. Oh, ayan. Naku, napaka ano po niyan. Napakahirap po magtayo. Ito yung ano eh, encoding area. Oh, secretariat area. Parang yung lobo niyan, pag makikita niyo, parang bolt. Sa opening, ipakikita natin sa ating mga kababayan, no? Yung pinakalobo niyan, bakalo. Oh, kasi talagang napakahirap na at kailangan maging maingat. Maselan po ang pagtatayo ng laboratory at hindi siya biro. Ngayon po, tayo inaantabayan na lang natin yung LTO, o License to Operate, o, na hopefully may pagkaloob sa atin as soon as possible ng DOH. No? So far naman, ayan, yun yung bakal eh. Yun yung bakal na door eh. Yung ginawa, parang secured door yun eh. So, nagpapasalamat ako kay Dr. Padilla at sa ating mga empleyado sa Santa Ana Hospital. Congratulations, another milestone for the people of Manila. Ayan po, napaka masalimuot po talaga. Nung nakita ko po kung paano i-proseso yan, Diyos ko, kinalulugod ko, magagaling yung ating mga doktor, nurse, medical technologies, at saka yung ating direktor. Ayan po. Ayan yung isa. At susunod dyan, magkakaroon pa po tayo ng another one. Ito, hinihintay na lang natin yung license to operate. At hopefully, ay makuha natin soon. Ayan po yung window kung saan pinapasok yung ano, galing sa labas. Ayan o, pass box. Ayan, galing mo sa labas. Kasi kailangan o, magkahiwalay ho yun eh. Ayan. Katuwa naman at least eh, kahit paano meron masasabing sariling atin ang mga tagalungsod ng Maynila. So sa inyo lahat yan, sa ating mga frontliners, mag-iingat kayo, please keep safe and healthy. Kailangan namin ng bawat isa sa inyo. Okay, ngayon panawagan sa taong bayan. Sino sa inyo ang doktor? O pedya, we are hiring. Ayan po, naghahanap pa po kami ng Medical Officer 3, internist, at saka Medical Officer 3, pediatrician, with a salary grade of 21. Ayan po, mapadala lang kayong letter of intent dito, at nag-hire pa po kami. Katulad ng naikompromiso ko sa inyo, na patuloy natin palalakasin ang ating medical sector, no? At paalala ulit, good news. Good news sa mga kababayan natin at good news din sa ating mga negosyante. Lahat ng may restaurant. Ito po, please share this ha. Please share this portion if you want to inform. Halimbawa, may maliit kayo negosyo, karinderya, o kaya meron kayo yung mga tawag diyan, yung mga food chain o restaurant, no? Magbukas na po kayo ng dine-in. Pinapayagan na po kayo base sa binigay sa aming guidelines ng Department of Trade and Industry through Secretary Lopez, 30% ng dine-in area ninyo pwede na pong magamit. So may dine-in tayo pero 30% lang. At itong ating mga may-ari ng restaurant, yung mga karinderya, susunod po tayo ha. Dati nga, delivery lang, bukas tayo. Ngayon naman, medyo lumuluwag ng kaunti, pero may konting disiplina. Ha? 30%, pwede na po kayo magpa-occupy o dine-in sa inyong mga restaurant. And another good news in with regard to our long-term approach o yung laban natin sa COVID-19. Hindi tayo titigil, mag-isip ng mga kaparaanan paano mailalagay sa kapanatagan ng ating mga kababayan. Kanina po, official nang binuksan yung ating livelihood center para sa mga nanay at tatay natin na merong skills for sa pananahi. Sapagkat tayo po ay gagawa ng 1 million na washable face mask. No? Ayan po yung ating mga kababayan. Nagtatahi sila ng face mask na ipamimigay nating libre. Meron po tayong 680,000 na may haitangan-tangan ng quarantine pass. Tatayo,
Oh, lalaki, babae, pati PWDs. Oh, welcome yan. Oh, lahat sa atin. Nanay, matanda, bata. Oh, basta meron silang skills. Oh, natutuwa po ko kasi, syempre, kahit pa paano, may hanap buhay. So, ito yung mga cutter natin. Oh, master cutter. Oh, yan, ah. Good luck sa inyo. Oh, yung pera po na ginamit natin dyan para ipamigay yung libreng face mask, no, 680,000 ang may hawak ng quarantine pass. Ang pagagawa ho natin, 1,000,000. So, most likely, halos lahat mabibigyan. Hindi lahat mabibigyan, pero yung may mga quarantine pass, sigurado na mabibigyan yun. Para hindi na kayo tumosgas ng kakabili ng face mask o kakapagawa, no? At least ito, washable. Tapos, sa oblo, pwede mo, may supot yan eh. Pwede mo palagyan ng tissue sa loob pag nabibitinan ka, no? Washable face mask. 1,000,000 no, ang target natin. Eh kasi po, meron ako nakitang isang bansa. I think Czechoslovakia yon, kung hindi ako nagkakamali. Lahat sila gumawa ng face mask. O, kaya ang baba ng rate ng ano nila, ng infection o transmission ng virus. Ngayon, yung perang ginamit natin dyan, o, sa mga nag-donate, naalala nyo, tuwing after ng ano natin, ng broadcast, meron tayo pinapakitang account o sa mga nag-donate o yan po, dyan po matotosgas yung mga tinulong ninyo, pati yung mga nakikita nyo, 1,000,000, 2,000,000, 100,000, 50,000, o nilikom natin lahat yun, o dyan natin gagastusin, at nakapagbigay pa tayo ng trabaho sa ating mga kababayan. Nagsimula na po yan kanina, so most likely mga kababayan, siguro, in a matter of 24 or 48 hours, mag-i-start na tayo mag-distribute. Ang gagawin natin, hindi po sabay-sabay, kung ano po ang production nila, kaysa naman nasa bodega natin, ibibigay na natin agad sa particular na mga barabarangay. Kaya, kung mas marami silang production, mas marami tayo maabot. Pero, ang tansya po namin, according to Director Fernan Bermejo, matatapos natin yung 1,000,000, ha? Siguro daw mga 40 days tapos yun. O, di sakto. Kahit pa paano, maiiwas man lamang namin kayo sa talagang kapahamakan. Importante tayo naka-face mask lagi. Ang face mask medyo, siyempre, matugo din yan. Hirap na nga ng buhay ngayon. No? Mapapagasos pa tayo ng wala sa kapararakan. Pero, kailangan eh. Kailangan naka-face mask tayo. So, inisip namin, total, marami naman nagbigay ng pera. O, yan namin ginawa. May hanap buhay na, o may face mask pa ang utaw. No? O, good luck sa ating mga nanay tatay dyan. Ha? I'm happy for you. At least, tuwa ko, may hanap buhay kayo. Okay. At, minuting natin, kanina pala, no, nilaunch natin yung, ano, yung mga bago natin biling plastic boat. Kasi dito sa Maynila, alam niyo naman pag nag-uulan, no? Plus the fact that palalakasin natin, kasi nakikita niyo yung mga Stero Rangers namin, yung naglilinis sa Stero. O, minsan balsa-balsa lang, yung nakikita niyo. Naalala niyo, nagko-comment kayo na kung po pwede, maibili sila ng mga gamit na maayos. O yan, magagamit ng ating Stero Ranger kung saan naglilinis sila ng mga Stero natin, no? Ayan, malinis, mas maayos, o mas desente. O plus, 80 ho yan, magagamit natin yan kung anumang uri ng aberyang idudulot sa atin ng bagyo, kung may bagyong darating sa mga linggo o buwan ng taong ito. Maraming salamat kay Director Arnel Angeles, saka sa MDRRMO staff and officers, no? Pagkayari, ay nakipag-meeting tayo. Naawa kasi ako sa mga naghahanap buhay sa kalye, yung mga driver, impact yung mga jeep, hanggang ngayon di pa nakakabiyahe. Itong ating tatlong gulong, nakakabiyahe naman na sila, no? Kaya lamang, siyempre mahigpit po ang regulasyon, kailangan naman natin ipatupad para sa kaligtasan ng lahat. O, isang pasahero lang sila ng isang pasahero. Kung hanggang December, meron tayong ganito, di hanggang December, ganun lang ang pasahero nila. Buti na lamang, may mga kumpanya na pumunta rito at nagkakaroon ng interest na tulungan yung mga sidecar boy natin. O ngayon, pwede natin itaas yung
antas ng pamumuhay side ka. I-update namin kayo. Pero kanina nakipagpulong na ako sa mga sidecar boy kasi mag-ano tayo, papilot ng lugar. O, wala halos toss gas yung mga sidecar boy. O, tapos yung bulok na sidecar nila, o, mawawala na yun. Dahil magkakaroon silang bago, matibay, mas malinis, no? At mas mainam. O, yan. Tapos bagay sa coronavirus. O, yung hindi na isa lang pasahero, pwede magsakay ng tatlo, ng dalawa. Kasi may design siyang naka, ano na, what do you call this? May division. O, para hindi magtabi yung driver. O, yan o, yan o, tingnan nyo. O, tapos yung pasahero. O, kahit pa paano, makakasakay siya ng dalawa o tatlong pasahero. Ayan po. Pinagpaplanuhan namin kanina. And hopefully, may awa ang Diyos in the coming weeks. No, maayos na po yan. Hopefully. Depende po sa kanila. Kung sa tingin nila makapagpapataas ng antas ng pamumuhay nila yan, I'll be happy to serve them. O kung sa tingin nilang okay na silang ganun na lamang, nasa kanila rin yun. Pero ako bilang dating sidecar boy, kung mabibigyan ako ng pagkakataon ng gobyerno ng ganyan, ba? Bakit naman hindi? Kaya lang, kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. Hindi ko naman kayo pipilitin. Basta ako, hindi ko naman i-introduce sa inyo na malalagay kayo sa alanganin. Yan, mas ligtas. Yan, no? May insurance. 5 years. Insured. O, di walang kaba yung pasahero. Ano tanong mangyari? O, kung nasira yung sidecar. O, yung tawag yan. May sabi ng isang sidecar boy eh. Kasi iniisip ko, ang tawag dito? Taxicel. Sabi ng sidecar boy eh. Ba't hindi na lang po pedigrab? Nah! Mukhang mas maganda yung pedigrab ah. Ayan. At saka pwede sila sumali sa Grab. No? Pwede rin natin silang i-partner doon. So anyway, may awa ang Diyos. Depende sa kung gaano nila mauunawaan yung sitwasyon. Ganda, ganda. Try ko nga ako kanina. Sabi ko, swerte ninyo nung araw sa amin. Pawis steering. Pinakita ko sa kanila yung muscle ko sa binti. Natawa sila. Anyway, yan naman update. Tingnan natin kung ano magiging ano nila. Reaction nila. Saka ho yan, Italian. Yan ho yung gumawa ng Vespa. Very Italian brand ho yan. Well known sa buong mundo. Yung Piaggio na brand. Excited lang ako. Hopefully nga, magkaunawa siya. Sabi ko, mag-meeting-meeting na kayo, mga poda. Para matapos na yung panahon na padyak ng padyak, araw-araw. Ayan, mainit. Meron silang cover. And so on and so forth. So anyway, let me continue, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, nananawagan ang Commission on Election. Pwede na kayo magparehistro. No? Pero, kailangan nyo pong magpa-schedule. So, para ma-practice natin yung physical distancing, no? Sila ho ay maaaring nyong kausapin sa kanilang mga Facebook account. Ayan. Official Facebook account and pages na and email address ng COMELEC. Ipakita mo nga yung District 1. Ayan, District 1. District 2. Ayan, District 2. District 3. Ayan, District 4. District 5. District 6. Ayan. Ayan po, mga kababayan. Kung kayo may katanungan, puntahan nyo lang yung distrito nyo. Ayan po yung kanilang email address. Pwede nyo silang email, magpa-schedule na kayo. Para mag-guide po kayo. Halimbawa, 18 anyos ka, hindi ka pa naman pwedeng lumabas. Pero gusto mo na magparehistro, may pamamaraan po ang COMELEC. At baka ilunsad din nila yung i-rehistro later on. But for the meantime, ito yung mode of communication para mag-guide kayo, mga kababayan. Ayan po, ang tabayanan po ninyo yan.
Ayan yung kanilang mga Facebook account per district, kung saan ka man distrito sa lungsod ng Maynila. Again, happy birthday mga lolo't lola ko. Happy birthday sa inyo. Nanay, tatay, lolo't lola, happy birthday. O, cake my day. Nung Sabado, meron tayong 447 na senior citizen. O, today, 158 na senior citizen. Bago, maganda na yung numbers. O, ibig sabihin, pag kumukunti ho, ibig sabihin, na-update na namin unti-unti yung napunan natin na ano, Marso, Abril, Mayo, o Hunyo. O, yan, at least nag-update na. O, yan po. Happy birthday sa ating mga lolo't lola, nanay, tatay, o mga senior citizen na, please keep safe and healthy. Okay. Tuloy-tuloy ang pagdi-distribute ng activated na PayMaya. Today, meron tayong 1,960 na mga lolo't lola na nakatanggap ng senior citizen card. Ayan po yung senior citizen card nila. At the same time, yan po ay PayMaya na rin. Kung saan, dyan natin i-auto-debit. Once na natapos na natin ang lahat ng ito, i-auto-debit na natin yung ating pag-obligasyon. Pangarap para sa inyo, mga nanay at tatay ko. Nakakatuwa naman. Magkapatid siguro sila. Ayan, activated na para hindi na tayo magkaroon ng assembly sa barangay. Kasi nga ho, nagbabawal pa ho yung assembly ngayon. Ingatan nyo po yan. Yan na po ang inyong senior citizen ID. So, pag may bibiling kayo, yan po ang gamitin ninyong ID. Mas ligtas, mas hindi mapepeke. Pero lahat ko kayo magkakaroon, antabayanan nyo lang. Talagang challenging lang ho yung pag-distribute kasi ina-activate na ho namin para hindi na kayo mahirapan. Kasi nung Enero, Pebrero, walang problema, bababa lang kami, tatawagin lahat, libo, simultaneous. O ngayon, mas mahirap kasi hindi tayo pwedeng gawin yun. No? Update sa ating distribution of food packs and hygiene kits sa mga estudyante. Ang dami ko nakikita sa post. Nagpo-post yung mga nanay o yung mga tatay. Tapos yung iba, mga bata, sila mismo nagpo-post. Thank you ha, na-appreciate nyo yung small effort ng inyong pamahalang lungsod. O, ito po nasa screen. O, kung sino mga magulang na nanonood ngayon, mga anak. O, anak, sabihan nyo na yung nanay-tatay ninyo na mag-coordinate na sa school. Kapag nakita nyo yung school nyo dito, o, mag-coordinate na kayo sa inyong mga eskwelahan. O, kayong mga bata, hindi nyo yan makukuha. O, yung mga magulang ninyo, kasi hindi pa naman kayo allowed lumabas under GCQ. No? O, Manila Science High School, 1,302. Bagong Barangay Elementary School, 2,172. Jacinto Zamora Elementary School, 2,289. Please share this ha, sa mga estudyanteng nanonood, sa mga kaibigan ninyo, kaklase ninyo. At mga magulang na nanonood, pagka may kakilala kayong kumare ninyo, kumpare ninyo, please share this information to them para guided din sila at makipag-coordinate na kayo agad sa inyong eskwelahan dyan sa mga nakatala dyan at ng mga naitala pa noong nakaraang araw. Ha? Please. Bagong Diwa Elementary School, 1,235. Biata Elementary School, 1,338. Tomas Earnshaw Elementary School, 1,850. Bacood Elementary School, 2,546. Gregorio del Pilar Elementary School, 2,634. Jose Abad Santos High School, 5,521. Celedonio Salvador Elementary School, 1,496. Teodoro Yanco Elementary School, 3,312. Rosauro Almario, my alma mater. Sabi nila, ang mababang paaralan ng Rosauro Almario. Sabi ko, paano naging mababa? Ipiplor yung story. Natawa ka na naman dyan. Na. Sabi, mababang paaralan ng Rosauro Almario. Piplor eh. Baka may sounds ha. May reaction. Sa akin mga schoolmate, Rosauro Almario Elementary School, 7,436 students. Emilio Jacinto Elementary School, 3,814. Isabelo de los Reyes Elementary School, 6,788. Magat Salamat Elementary School, 3,816. With a total of 45,549. So, as of now, nakaka-215,000 na tayo.
896. Konti na lang. Self-serving yung palakpakan eh. Palakpakan! O, yung palakpak na yun, inaalay ko sa ating mga nagre-repack na mga taga-MTPB, volunteers, and some staff of City Hall. Thank you very much sa mga nagre-repack. Thank you very much sa inyo. At dahil sa pagmabilis kayo, mas maagang matatanggap ng ating mga mag-aaral yung ating hygiene kit saka food packs na konting ayuda para sa mga estudyante. Kontihin na lang yan dahil ang ano natin, 275,000, di ba? E 215,000 na tayo for the past 3 weeks. Less. Mga 2 weeks. June 1 tayo nagsimula, no, halos. Oh 2 weeks. So, mabilis. Oh. Talagang ano lang, oh, very challenging ang Maynila kasi malaki po Maynila. Tapos density. Oh. Anyway, what matter most is totoo. Kaya natutuwa ako pag nagpo-post kayo, pinopost yung mga picture ng hygiene kit, eh. Sa na-appreciate ninyo. Alam niyo yung mga ganong appreciation ninyo, oh, ikinalulugod namin yun. Ha? Lalo kaming ginagana kasi natutuwa kayo. Eh, kahit pa paano, naibsan namin yung pangangailangan ninyo. Okay, contra dengue, dahil tagulan. Oh, yan po, tuloy-tuloy, maraming salamat MHD, Manila Health Department, Barangay Bureau, at mga barangay official natin, tuloy-tuloy yung ating laban sa kontra dengue at kasabay ang ating Kadiwa store. Mga kababayan, yung ating Kadiwa tuloy-tuloy yan, no? Kampartner natin dyan, Department of Agrarian Reform at saka mga private sector. O kung kayo, mayroon kayong konting abilidad o talent sa pagluluto o mayroon kayong mga pagkain na gustong itinda, o pwede ko kayo sumali sa Kadiwa Rolling Store. Hanapin nyo lang si former Councilor Director Joy Dawis Asuncion. O yan. Para makasali kayo. Para magkaroon kayong kahit pa paano karagdagang kita. No? Yan. Thank you very much sa ating mga partners. Ha? Okay. Maraming salamat kay Mr. Ramon Ang na San Miguel. Nagpadala po sila ng 5,000 pieces of Carabao milk. Ang kalahati po nito ay pinamigay natin sa iba't ibang ospital. Ayan, fresh Carabao milk. Galing pa po yata yan sa Nueva Ecija. Kung hindi ako nagkakamali. No? At maraming salamat kay Sara Larios and Priscilla Belinda para sa chest freezer para sa kids home ng Manila Boys Town Complex. Thank you. Maraming salamat kay Helen Lau para sa 97 pieces of face mask. Ayan po, tulong daw niya. Nakakatuwa naman. In his own little way. Helen, thank you. Maraming salamat kay Chairman Nasmin Estoria para sa isang bilaong kuchinta. Naku, your maize ko. Ayan, thank you. 50 food packs, Swiss Bell Hotel, Blue Lane. Thank you very much. 1,000 pieces face shield, Atoy Custom. Ito yung gumagawa ng mga kotse. Atoy Custom, thank you. 1,000 pieces na face shield. 35 food packs na Terra Manila Corp. Pepper Lunch SM Manila. Thank you very much. Terra Manila Corp. Ayan yung Pepper Lunch. Pepper Lunch, sorry. 35 food packs. Okay. Then let me share you, mga kaibigan, mga kababayan, o yung mga gusto magbayad ng buwis. Ha? Hindi nyo na kailangan pumunta sa City Hall. Oh, please share this to your friends. Oh, business tax, renewal, new. Oh, pati ngayon yung birth certificate, online din. Sedula, online din. Hindi nyo na kailangan pumunta sa City Hall. Bisitahin nyo lang. www.cityofmanila.ph Oh, yan po, inulusad natin. Oh, may pagmamalaki ng mga tagalungsod ng Maynila. O tayo lang ang merong ganyan ngayon sa kasalukuyan, ha? O, na pwede nang magbayad ng amilyar, no? At saka business tax sa online, no? Na hindi na kayo maabala. Walang pila. O tapos hindi pa kayo may expose sa posibleng pagkakahawa-hawa sa
coronavirus. Katulad din na sa kabilang banda, yung aming mga empleyado, and so on and so forth, no? Yung physical distancing and ease of doing business. And let me share to you yung mga gumamit. Yung mga gumamit ng online service natin sa tax payment, you share your thoughts, ideas, problems, and experience sa paggamit ng www.cityofmanila.ph online payment, no? Ito, katulad dito ng taxpayer, the service was really convenient for us, especially, ito maganda to, those who are an OFW and far from Manila. Tama nga naman. Ito yung kinukwento ko eh, na may OFW sa abroad, meron siya ditong condo na binabayaran, o kaya lupa, o apartment, o kung ano man, o yun, no? Imagine mo yun, no? Pwede siya magbayad abroad. O, Mr. Joey J. Botor. O, thank you very much, ha, Mr. Joey. O, yan, ha, mga taga-EDP, Director Palileo. Nakakatuwa, o, mga commentary sa sistema nyo. O, ito naman. During this time of pandemic, a lot of us can't go outside. Tama naman. We are all thinking of our safety. Tama. Thanks for the new system, application developed by the City of Manila, Go Manila. You don't have to go to Manila City Hall. It's so easy. I just downloaded the application on my mobile and registered and choose the transaction and already paid my real property tax. Sa phone niya ginawa. Without the hassle, no worries for the late payment. If you encounter any problem, just email them. Ang bilis, reply agad, kahit gabing-gabi, ready to assist. Try po natin, sabi ni Miss Ednalisa B. Bona. O yan ha, siya po, experience po niya yan. O, good job ha, mga taga-EDP, Director Palileo at lahat ng staff natin sa ating EDP. O, another one, last, Mr. John Henry Lebum Pasil. This app is very helpful. Even after COVID quarantine, it is very convenient to use and encourages the taxpayer to pay on time. Hopefully. I'm pretty sure it is also very secure. Opo. Keep up the good work. Go Manila app. Oh, by Mr. John Henry Lebum Pasil. Oh, thank you for your comments. Very inspiring. O yan, mga kababayan. Ha? Alam ko po sa inyo, maraming babayad ng quarterly, yearly, sa tax payment, sa business, sa amilyar. Huwag na po kayong pumunta rito. Binigyan namin kayo ng pagkakataon para hindi na kayo makapasok kayo sa trabaho, hindi na kayo maka-absent, wala kayong pila, walang abala. Bayad kayo online sa www.cityofmanila.ph. So, yan po muna today ang naganap, mga kababayan. At bukas na muli, magkita-kita tayo. Ngayong gabi, bago kayo matulog, if I'm not asking too much, please, isama po natin sa ating panalangin bago tayo matulog ang mga tao nagkasakit. Naway hagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos na sila'y gumaling agad. Ipanalangin din natin ang mga nasawi at naulila ng mga nasawi. Na naway bigyan ng katatagan ng kalooban ng Diyos ang mga naulila ng pamilya, no? Pamilyang naulila dahil sa naging biktima ang kanilang mahal sa buhay ng COVID-19. Ipanalangin din natin ng kaligtasan ng ating mga frontliners, lalo na sa health sector. Kailangan natin sila. At ipanalangin din natin ang mga taong nahirapan, na naway bigyan na sila ng kaluluwagan ng Panginoon Diyos, makaraw sila sa kanilang kalalagayan. So muli sa inyong lahat po, mga kababayan, we'll do our best. Maglingkod ng tapat, masinop, maaga para sa inyo. Isa lang po ang hiling ko, huwag po kayo lalabas ng bahay na walang face mask. Ugasan niyo madalas ang inyong mga kamay at iwasan ninyong makipag-usap. Kung kinakailangan kayo makipag-usap ng physical, ay dumistansya kayo ng maayos at naka-face mask kayo. At kung kayo nasa trabaho, dagdagan niyo ang konting ingat.
malasakitan ninyo ang inyong sarili, pangalagaan at pag-ingatan ninyo ang inyong sarili. Para nyo na rin pinag-ingatan ang inyong mga mahal sa buhay na kapag tiklop ng araw, uuwi kayo sa kanila, hindi nyo sila napinsala. So, mag-ingat po. Please, keep safe. Stay healthy. Hanggang bukas, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.